Ito na talaga ang pinaka-pinaka-pinaka-paborito kong luto ng dilis. So, bumili lang ako dito ng 1/4 na kilo ng dilis. Ganito lang kalalaki ang nabili ko. So, tingnan nyo na lang. Huwag naman masyadong malaki at huwag din naman masyadong maliit. Maglagay lang tayo dito ng tubig. Tapos ay i-mix-mix lang natin yan hanggang sa maalis yung mga alikabok niyan. Pero sandaling-sandali lang. Yung saktong-saktong naalis lang yung dumi niyan. Pero ito ay optional lang. Kung hindi ka naman maselan, ay huwag mo nang gawin. So, dito tayo sa ating kawali. Itos natin to. Make sure lang na mainit na yung kawali pero katamtamang apoy lang. Make sure lang din na nakaalalay tayo sa apoy dito dahil iiwasan nating masunog itong ating mga dilis kapag ka medyo malutong-lutong na at make sure na wala ng tubig-tubig at tuyong-tuyo na yan ay pwede nang ilagay sa isang lagayan. Pero sa part na to ay hindi pa talaga natutuyo kaya medyo tagalan pa natin ang pagtotos. So matatansyan nyo naman kapag ka hindi na ito mabigat ay okay na yan at nagkahiwa-hiwalay na. So, tamang-tama na yan. Ilagay na natin dito. Ibalik lang din natin yung ating kawali. Lagyan natin to ng mantika at painitin. Make sure lang na mainit na yung ating mantika. Katamtamang apoy lang din dito. Ibalik natin itong ating mga natos na dilis. Make sure lang din na nakaalalay pa rin tayo sa apoy at maiwasan natin pumait o masunog itong ating mga dilis. Pero syempre, maraming masasayang kapag ka naman nasunog yan. Halu-haluin natin yan para naman magpantay-pantay ang kulay at ang pagkakalutong. Gumamit lang din ako ulit dito ng strainer, tapos patutuluin natin ito sa paper towel. Ikalat-kalat natin yan para naman maalis na yung mga excess oil. Magtira lang ng 1/2 tablespoon of mantika. Tapos, lowest heat lang, lowest na lowest heat, maglagay ng asukal na pula or puti kung anong merong available sa inyo. So, tinantya-tantya ko lang dito kung gaano karami ang ilalagay ko sa rami ng dilis natin ngayon. Ketchup, ayan. So, halu-haluin lang natin. Make sure lang na mahina lang po yung apoy natin dahil itong ating kawali ay pinagprituhan na natin at mainit na talaga to. Nagdagdag lang ako ng konti pang ketchup, paprika. Yung paprika ay optional lang. Iba lang talaga yung aroma nito or yung parang meron siyang hint kapag ka natikman mo yung sauce. Tingnan nyo naman pagka nagbabubbles na itong ating sauce ay medyo naghihiwalay or nagkakaramelize na ang mantika sa sauce. Lagyan lang natin ng konting asin dahil yung ating dilis, alam nyo naman, ay nahugasan. Kaya naman, nabawasan na yung alat nito. Tingnan nyo yung sauce. Kapag kaganito na ang itsura, ay pwedeng-pwede nang ilagay yung ating mga napritong dilis kanina. So, ilagay na natin lahat yan. Ayan. So, i-coat lang natin ng maayos. Make sure lang na na-coat na natin lahat ng parte ng ating dilis para naman pantay-pantay na luto ang pagkakagawa natin dito. Pantay na pantay rin ang sarap ng kalalabasan ng ating dilis. At make sure lang na natuyo na ito sa mantika. Ayan. Kapag kaganyan, pritong-prito na, ay ipaghiwa-hiwalay natin kapag kanilagay natin ito dito sa taas ng ating baking paper. Paghiwa-hiwalay natin, palamigin natin yan para lumutong lalo. Ayan, tingnan nyo naman at siguradong nakakatakam. Kung ako nito, isang upuan lang talaga, mauubos ko to sa kakapapak. O ano pang hinihintay nyo? I-try nyo na! Kung nag-enjoy ka dito ay huwag mong kalimutang mag-follow sa ating Mami K of Krish Kusina. Bye-bye!